Hello guys, Benji here. One thing, this is my second reaction on one of our events here in the Philippines, which is yung SEA Games 2019 natin dito, nagaganapin sa Clark. Marami na tayong mga balitang narinig at mga progress, and sad to say, marami pa rin complain ang ating kapwa Pilipino at saka mga ano nating mga kababayan natin. Guys, unawain nyo muna. Bakit? Kasi nag-uumpisa pa lang yung SEA Games. So yung mga delays sa pagkakamali ng mga staff, they're doing their best. Dahil kasi, or bago pa lang tong facilities natin. Buti nga may ginagawa na yung gobyerno na pagandahin yung ating facilities. It's more than a decade na tayo hindi na nai-improve yung ating sports facilities. Dahil umaasa lang tayo sa Rizal Memorial Stadium, na which is antagal na. At gusto pa nila i-rehabilitate, di ba? Nire-rehabilitate naman. It takes time to improve and make progress. So, be patient. Yun yung kailangan natin. Maging pasensyoso tayo. At pangalawa, ginagawa ng gobyerno na pagandahin yung ating facilities. Ang maganda dito, why? Since I'm a real estate broker and an entrepreneur, yung mga shortcomings ng mga first batch ng athletes, understandable. Dahil bago yung facilities, bago rin yung sistema, magkakamali talaga. Siyempre, pupunta sa ano, hindi naman nasa isang pack yun, nagkamali sa logistics. Part yan. Part yan sa ano, sa pagkakamali and making progress tayo. Kung hindi tayo nagkakamali, hindi tayo gagaling. O hindi mag-i-improve yung servisyo. So, be patient. Nakakaya man, sabi daw ng iba, but nag-apologize ng ating government. So, improving nila yan. So, gagawin nila yung makaya na pagandahin yung event ng SEA Games ng 2019. So, I don't want to focus on the negative. Kasi nga, yung mga media natin, puro negative yung nababasa ko. So, I just want to point the positive things of SEA Games 2019 sa country natin, sa bansa natin. Gusto nyo malami yung mga reaction ko dito sa 2019 na SEA Games natin. Sige. Una, we create a first class sports facility. Yun yun. Hindi na yung mga atleta mahihirapan na mag-rent ng iba pang facilities sa private sectors na nagbabayad tayo. So, pwede na sila pumunta dun sa Tarlac at mag-train dun. Kasi sa atin yun, sa government, sa Philippines yun. So yung mga athletes natin, makaka-train na dun. At pangalawa, first class yung facilities, yung mga dating water sports na hindi natin na-encounter. At natuwa nga ako yung sa water polo sports. Matagal na pala yun sa atin. Ngayon ko lang nakita doon sa SEA Games na mayroon tayong water polo team. Kasi ang alam ko lang, boxing, basketball, track and field, yun lang yung alam kong meron tayong accessible. Ngayon, naging accessible na tayo sa unknown pa eh, yung hindi pa kilala sa bansa na sports. So, maganda yung nangyayari. So, nagkakaroon na tayo ng exposure sa iba-ibang sports. Oh, yan yung maganda. Oh. Hindi pa kayo masaya na yun? Dahil meron na tayong ganung fasilidad na dati hindi mabigay. So, huwag masyado mag-complain. Kasi, magawa na tayo ng magandang progresibo. Pagawa, since I'm an entrepreneur at real estate, ginawa yung Clark, di ba? Ang Clark dati, base yan. Base. Nung nawala yung Amerikano, anong nangyari?
ginawang SBMA, di ba? Kaso ngayon, ginagawa na siya ngayong parang city sa Tarlac. Ginagawa ni ang Tarlac kasi dati, para lang yung probinsya. Ngayon, nagiging city na siya. So, may development. Kung may development, sino ang nagkakaroon ng ano, ng interest? Mga negosyo. At oportunidad. Kung may negosyo, may oportunidad. So, kung meron dyan, ano, may pupunta yung mga negosyo dyan sa Tarlac at tutulungan yung mga kababayan natin dyan sa Tarlac. Dahil, meron dyan negosyo. Okay. Since SEA Games 2019 tayo at tayo yung host, ang maganda dyan sana, okay, may mga pagkukulang ating government. I'll accept that. Please, wag naman natin i-bash yung ating sariling government. Ano natin? Bansa natin to eh. At least, i-support natin. Don't criticize. Mahirap yun iba. Binash mo, sinisira mo yung sarili mong bansa. Diba? Sinisira mo yung sariling image natin. Kaya ang ginawa nga yun sa atin para gumanda yung image ng Philippines. Yun yun. Huwag tayong mag-bash or mag-criticize. Ang maganda, mag-support. Supportahan natin yung atleta natin, supportahan natin yung ating gobyerno para mapaunlad pa ang ating bansa. Dahil kasi, tinitignan tayo ng ibang bansa dahil host tayo. Yun yun. Kaya, please guys, support. Diba? Support tayo sa ating sariling atin. Yun. Gusto ko kasing ano eh, puro ano, complaints. Ayoko naman yung magre-react ako. Puro negative. Kasi ganito, kasi ganon. Kasi pagkukulang ni ganito, kasi pagkukulang ganyan. Eh, let's go to the other side of the coin. Positive. Diba? Host tayo, makikilala ang ating bansa, at mapapataas yung turismo natin sa ating bansa. Makikilala yung ating kultura at ang ating mga city, di ba? At saka makikilala rin yung iba-ibang negosyo dito sa atin. Yung mga food, yung mga products natin, makikita ng ibang bansa. So, I don't want to open up about the costings ng SEA Games. Sa akin lang, ginastosan yon yung facility, that's good for me. Dahil kasi matagal na tayong walang first class facility for the sports, for the athletes. Yun. And for, I don't know kung ano yung sa budget ng mga atleta, maraming tulong yan sa ating atleta. Dahil kasi may sarili silang sports facilities. Yan yung maganda sa atin. Oh. Yan ang ating magaganda sa SEA Games. Kaya, for me, panoorin natin ang ating atleta. Suportahan natin at go Philippines tayo. Dahil kasi, tayo ang host, we got the venue, and kailangan support tayo. Okay guys, so ito yung aking reaction for the SEA Games 2019. So, have a great day. Guys, huwag niyo kalimutang mag-service sa akin channel. Please and like it and subscribe, and huwag niyo kalimutang press ang bell button para meron kayong updates sa akin channel. Thank you so much for watching. See you again on my next video.